A very blessed Easter 2024 to each and every one of us. Okay, so Easter, isa pong napakagandang araw ngayon. We commemorate na noong na-discover nila na ang libingan ay wala ng laman. Sapagkat, nasaan na ba yung laman ng libingan na yan? Diba? Makikita natin dito yung reaksyon ng mga taong involved dito sa libingang walang laman na ito. Unang-una, reaksyon ng mga disciples, si Peter at si John, dalawang disciples na malapit kay Lord Jesus, yung dalawang yan. Pero pinakamalapit daw sa kanya si John the Beloved. Si John the Beloved po ang pinakabata among the disciples. Okay, so si Jesus, actually tsaka si John ang mga bata dito sa group na ito. Yung iba mas matatanda sa kanila. Okay, no? Si Peter mas ahead ng edad kumpara po kay Jesus at tsaka kay John. Pero dito po makikita po natin ang reaksyon nitong dalawang taong ito. Nang madiscover nilang walang laman yung libingan, sino pa yung isa? Mary Magdalene. And I truly believe si Mary Magdalene ang unang pinagpakitaan ng risen Christ. Nang si Jesus ay bumangon mula sa mga patay, ang unang nakakita po kay Lord Jesus ay si Mary Magdalene. Bakit po ba babae ang kanyang pinagpakitaan? Sabi ng ibang mga jokes, babae ang unang pinagpakitaan ni Jesus kasi ang babae raw chismosa, ichichismis niya na buhay. Totoo po ba yun? Well, may katotohanan po dahil siya po ang nagparating sa mga disciples na nabuhay ang mahal na Panginoong Hesukristo. Meron po akong kwekwento sa inyo. You know what? Bawat Kristiyano nagkakaroon ng mountaintop experience. If you're going to ask me, what is that mountaintop experience? Pero malamang po naririnig niyo po ito sa ibang mga tagapangaral, no? Mountaintop experience. A mountaintop experience is something that you experience between you and the Lord. Ito yung talagang feel na feel mo na ang lapit-lapit mo sa Panginoon. Actually, ang nagkakaroon ng mga mountaintop experience, yung mga may mabigat na problema. Tapos nag-decide silang lumapit sa Lord. Magkakaroon sila ng mountaintop experience kasi sa isip nila, gusto lang nilang iiyak lahat ito. So, sa parte po ng buhay ko, one time, ito po yung time na nabasa ko ang buong Biblia. Dahil may konting suliranin po that time sa aking health, sa aking sa aking mga nervous system. Nagkaroon ako ng problema. Medyo bata pa ako noon. Ma-imagine mo, 20 plus pa lang ako, nagkaroon ako ng ganong problema sa katawan. Ano? Pero, praise the Lord, yun yung panahon na talagang pinainit niya ako sa kanyang biyaya. Ba't ko po nasabi yan? Dahil alam ko, during that time, merong ang dinaramdam, wala akong ginagawa nung kundi magbasa lagi ng Biblia. Nabasa ko ang buong Biblia from August to November of that year. 2007. Okay? At ang version na aking pong binasa ay regalo po sa akin na Bible ng aking namayapang daddy, yung New Living Translation. Medyo maliit nga ang letter nun, pero ayos lang. Pero alam po ba ninyo, kada basa ko ng Bible noon, especially pag ako ay nagigising, talagang ramdam mo talaga, Jesus is embracing you. Si Jesus nandoon, Lord, kako. Alam ko, hindi mo ako pababayaan. Then, ayan siya. Ililid niya ako to open my Bible. Ito po yung mga times na hindi ako pinipilit mag-pray, walang pumipilit sa akin, hindi ko rin pinipilit ang sarili ko. Basta gusto ko lang kunin agad yung Bible ko to read it. To read it. Bagamat during that time, hindi pa po yung nalalaman ko ngayon, hindi pa po ganun kalago noon, syempre. That was how many years ago? Okay, bata pa tayo during that time, no? Pero ito pong gusto ko pong sabihin po sa ating lahat. Noong mga panahon na yan, noong meron akong mountaintop experience na yan, ulti po
Ulti po yung aking paghiga sa gabi. Pagpikit ko ng mata ko, I feel the presence of the Lord Jesus Christ. Grabe. Sabi ko sa Panginoong Jesus, Lord, ito po yung times na talagang masasabi ko sa buong buhay ko, feel na feel kita. Pero sa pag-aaral ko ng grace, hindi nagbe-base si Lord doon. Nagbe-base siya doon sa truth. Okay, don't get me wrong. During that time, bata pa po ako, hindi ko alam yung grace masyado. Okay? So, pero ito po ang gusto kong sabihin. Bakit ko ba naikwento yung mountaintop experience na ito? Dahil dito po nangyari yung panaginip po na hindi ko malilimutan sa tanang buhay ko. It was during this times na talagang wala akong ibang gustong gawin kundi basahin ang Bible. Ginaabot ako ng gabi sa pagbabasa. Paggising ko, Bible pa rin nahanap ko. Which is good. Kasi exciting nga naman. Pero hindi ko pa alam yung mga context during that time. I was young that time. Okay? Ngayon, isa po sa mga nangyari sa akin na hindi ko malilimutan na nakapaloob nga po no, dito sa aking mountaintop experience na ito ay yung panaginip ko. Kailan man hindi ko malilimutan itong klase ng panaginip na totoong totoo. Ayaw kong sabihin parang totoo kasi totoong totoo po talaga. Kulang na lang makita ko yung mukha niya ni Lord Jesus. Ito po ang panaginip ko. I was sitting doon sa tapat ng aming pintuan sa may salas namin. Tapos, sumisigaw yung aming kapitbahay. Actually, hindi ko na matandaan kung sino yung sumisigaw. Minsan sa panaginip pa, hindi mo alam kung sino yung sumisigaw, kung sino yun. Basta narinig mo, sumisigaw. Pero probably, parang nasa isip ko ngayon, yung auntie ko yun, sumisigaw. May patay. Kanya. Tapos, doon sa panaginip ko, sabi nung kasama ko sa bahay, puntahan natin sa sementeryo. Pero sa panaginip ko, sumama po ako. Tanda-tanda ko. Pero nagtaka po ako, bakit ganito itong sementeryo? Kako, para siyang kuweba, tapos may bato. Meron po siyang batong nakaharang. May bato pong malaki. Tapos, yung bato pong yan, nasa gilid. Okay. Tapos, yung kuweba, naka-open. Mm-mm. Tapos pumasok doon kami doon sa loob, walang patay doon, wala na yung patay. Tapos nagsisigaw din yung kapitbahay namin na sumisigaw doon, may namatay. Bakit wala na yung laman? Tapos ako nagsalita na ako doon sa panaginip ko, nasaan kaya yung laman? And then nagising ako. Ito po, pagkagising ko may narinig akong boses, anak, yung laman ng libingan, nasa puso mo na siya. Nabuhay siya at buhay magpakailanman. Grabe ang iyak ko. Lord Jesus, salamat po. Kulang na lang makita ko yung mukha mo sa panaginip ko. Habang nananaginip po ako, I can't explain the feeling na buhay na buhay yung presensya niya sa panaginip ko. Although hindi ko alam what's going on, how's going to play around sa panaginip ko, di ba? How's going to play along hanggang matapos. Pero ang pagtatapos po nito, nagising ako and then a very, very still little voice came from my heart. Narinig ko, yung laman, anak, nasa puso mo na. Nabuhay na siyang magmuli. That's Jesus Christ. Iyak ako ng iyak. Alam niyo yung morning na yon, hindi ko malilimutan yon. Yung morning na yon, iyak ako ng iyak at nagpray. Puro pa sa salamat ang prayer ko during that day. At makinig po, yun na po yung simula ng paggaling ko. Doon sa medyo sakit na aking na nakuha during that time. Okay? Bakit po wala nang laman ng libingan? Ito po ang pinakamaganda nating mensahe ngayon. Tuwing Easter po, uulit-ulitin ko yung panaginip po yan. Hindi ako magsasawa. Dahil ang laman po ng libingan ay muling nagbangon, siya po ay walang iba kundi si Lord Jesus Christ, ang Panginoong Hesukristo. Sabi ng Biblia, hindi siya pwedeng hawakan ng kamatayan. Dahil siya ang lumikha mismo ng buhay
Hindi po ba? Ang buhay at kamatayan ay magkataliwas. Tandaan po natin yan. Sapagkat hindi naman po intensyon ng buhay na Diyos na gumawa ng kamatayan. Pumasok lang po ang kamatayan matapos magkasala ang ating unang mga magulang na sila Adan at si Eva. Kaya taliwas sa dalawa mga yan, magkakontra yan, at ang kamatayan ay kaaway. In fact, yan ang pinakahuling kaaway na lulupigin ng Panginoong Hesukristo sa muli niyang pagbabalik. Kaya sabi ko po sa inyo, may baon akong resurrection. Ang tawag dito, may baon akong resurrection story na nangyari sa akin. Yun nga po yung panaginip ko. Grabe. May patay. Punta kami doon sa libingan. Pero doon parang sa libingan, ba't ganito yung itsura ng libingan? Ito, kuweba siya. Tapos may bato sa gilid. Doon, kaya pala nasa gilid yung bato, bukas ng libingan, pumasok naman kami. Wala na rin laman ng libingan. Nag-iiyak yung aming kapitbahay na nagsabing, saan, patay, ganun. Nagising na ako. Kasi nagtanong din ako bago ako magising, nasaan na nga ba? Anak, nandito na, sa puso mo. Buhay na siya magpakailanman. Naiyak ako. Thank you, Jesus. Alam niyo po ba, sa pag kayo ay down na down, at lumapit kayo sa Panginoon at kayo ay nag-pray ng malalim, na talagang hiniling mo, Lord, I want to feel your presence, hindi po kayo mabibigo. Ayaw kong sabihin yung term na magpaparamdam kasi parang sa patay yun. No, hindi. Ang gagawin po ni Lord Jesus, ipapakita niya sa inyo, even sa vision o sa dreams, yung pag-ibig niya sa inyo. Okay? So, a blessed resurrection po sa ating lahat. Again, tandaan natin, yung laman ng libingan ay muling nabuhay. Kaya tignan po ninyo itong dalawa, si Pedro at si Juan. Di ba nagunahan sila dun sa pagpunta sa libingan? Kaya medyo nakarelate ako dyan eh. Yung isa, naunahan niyang tumakbo, si John, naunang tumakbo kay Pedro kasi mas matanda nga po si Pedro. Si John, bata. Pero ang pumasok sa loob, si Peter. Nakalagay doon, he believed. Ibig sabihin, naniwala siyang nabuhay si Jesus. Tsaka si Mary Magdalene, umiiyak din. After ilang instances, sabi niya, kung ikaw ang hardinero, sabi niya, isauli mo ang maestro sa akin, ang guro. Kukunin ko siya. Maria, kanya, nakilala niya. Rabboni, kanya, Rabboni. Meaning guro. Touch me not. Papaliwanag ko po yung touch me not na yan. Touch me not sapagkat hindi pa ako nakapaparoon sa Diyos na ating Diyos, sabi niya. Binigyan din ni Jesus doon yung kaugnayan niya sa Ama. Diba? Tsaka yung kaugnayan ng mga mananampalataya sa Kanya. Yun po ang mga pangyayari doon. Kaya sinabi yan, touch me not. Ibig sabihin lang touch me not sa ibang salin, huwag mo kong hawakan. Ibig sabihin, kasi sabi ni Mary Magdalene, Panginoon, dito ka lang muna, huwag muna tayong ano. Sabi niya gano'n at tawag dito at parang gusto niyang i-hold pa si Lord doon. Siguro gusto niya magtanong sa Panginoon ng gano'n. Touch me not. Pero ang gawin mo ngayon, pumunta ka sa aking mga disciples. Meron siyang special mention, lalong-lalo na kay Pedro. Di po bang ganda? Si Pedro, ipinagkanulo niya. Ay, sorry. Si Pedro, itinatuan niya. Nalilito ako doon sa dalawang yun eh. Ang nagkanulo po si Judas. Pero si Peter, itinatwa lang niya si Jesus. Nakilala niya. Pero sabi niya, go to my brothers, sabi niya. Especially to Peter. I will meet them in Galilee. Yan po ang resurrection story. And then, meron pong isang nagdududa, sabi niya. Hanggat hindi ko na idadaiti ang aking mga kamay sa kanyang mga pinagpakuang sugat sa kamay at sa kanyang tagiliran, I will never believe. And then, nag-appear na si Jesus sa kanila. Nandun si Thomas ngayon, this time. Nakita ni Thomas si Jesus, sabi niya, my Lord and my God. Naniwala na siya. Thomas, naniwala ka ba sapagkat ako'y iyong nakita? Sinasabi ko sa iyo ngayon din, mas mapapala diya ang mga hindi nakakita sa akin, subalit nananampalataya. Diba? So, sa atin, hindi natin nakikita si Jesus. Doon nga po sa panaginip ko, almost close. Pero hindi ko pa rin po nakita yung mukha ng Panginoong Jesus. Amen? Anyway, one day, makikita natin siya sa rapture. Sabi ng Bible, makikita natin siya ng mukhaan. Face to face with Him.
Pero for the meantime, mahalaga po yung presensya niya. At ang presensya niya, lalo mong mag-overflow sa'yo kung nagbabasa ka ng Biblia. Tandaan po niyo, during my mountaintop experience, I was reading the Bible the whole time. So, ayan po ang gusto ko pong ibahagi sa inyo. So, ang resurrection po, isa po, or should I say, pinakamasayang pangyayari. Kasi after the crucifixion, after the hardship, after death, no? Bumangon ang Panginoong Jesus. At ang pinakamahalaga pong dahilan ng resurrection, ito ang pinakaresibo ng ating kaligtasan. Hindi ba namatay siya? O sabi ng Bible, kung siya'y hindi nabuhay, sabi ng Bible, walang katuturan ng ating pananampalataya. Pero hindi, siya ay muling nagbangon after 3 days para patunayan na naganap niya ng lahat. Di ba? At yan po ang resibo ng ating kaligtasan. Ibig sabihin, anyone who believes in Him will have everlasting life. Without the asking, of paano ba nangyari, yun, ang katotohanan po, that's the power of the Lord Jesus Christ. Then after ilang days, di po ba, nagpapakita siya sa kanila sa loob ng 4 days at bumalik na po sa langit. At nagsimula na nga po yung mga ministry ng pagpapalaganap ng Ebanghelyo. Yung good news niya, yan ang kanyang ibinilin sa atin. Baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Teach them to do, di ba? All the things that I've commanded them. See? Ibig sabihin na ng love one another. Ipangaral mo ang gospel ni Jesus na sapat na ang kanyang ginawa sa cross para tayo ay maligtas. Sapagkat ngayon, panahon na po tayo ng church age, kay palad po natin. Sapagkat ito po ang times na ang daling maligtas. Panampalatayanan mo na yung kanyang ginawa sa cross. And nakakasure ka ng eternal life. Kaya kung hindi ka pa subscriber sa ating channel, I invite you to do so. Click the notification bell, share this video, share the wonderful love of the Savior, the Lord Jesus Christ Himself. Again, happy, blessed Easter 2024 to each and every one of us. And Jesus truly loves us all.